Bitcoin is digital gold. It's better than gold. Disabilities, Facebook page. Please share this Facebook Live. Let Mr. Colaico hear our theme song here in Peace Abilities. Facebook World, Peace Abilities, Facebook page, Arman Benko ang inyong lingkod. The honor, as always, hindi ko napahabain, our guest tonight for the first Real Talk, Mr. Francisco J. Colaico. Welcome, Mr. Colaico. Welcome, good evening, good evening, good morning, this evening, and your last. Oh, yan, ha? Kakaiba, FJC, na doon sa mga OFWs, iba't ibang bansa na napuntahan natin sa libo-libong seminar na nagawa natin nung pre-pandemic, iba't ibang kumpanya. Pag nakakapagsalita ka, bumabati ka lagi ng good morning. Bakit ba good morning? Bakit ba kasi dapat ang pananaw natin parate sunrise. Ang ating saloobin parate mukhang liwayway. Sunrise. Never a dark moment. Yan dapat ang ating mindset para positive. Positive lahat. Walang problema, walang solusyon. Yeah. Problema lang minsan, ang problema lang minsan, yung iba, hindi alam na may problema. Kaya matindi. Hindi alam ko na walang problema. Mabigat yun. Mabigat. So, kaya yun. Pero Mr. Colaico, kasi kahit papano, napaasa ko sila na pag-uusapan natin ngayon cryptocurrency. Eh, kasi maraming in different fronts pinag-uusapan niyang cryptocurrency, Bitcoin, scam ba yan? Maganda ba talaga yan? Paano ba yan? Doon sa paano, actually, pagpasok, pwede nang hindi naman galing sa atin eh. Dahil sa YouTube lang, dami na how to get into coins.ph, paano makabili ng Bitcoin. Pero minabuti natin na mabahagi nyo nga sa Peace Abilities, Facebook page man lang. Okay. You know, the basic at yung importanteng malaman. Siguro ang mas maganda dito, kasi madami naman akong slides, hindi ko naman kailangan ipakita lahat, di ba? Apa. Gusto ko lang siguro mapaabot sa ating mga taga-subaybay ngayon, ating mga members of disabilities, ating community, is ano ang personal take ko dyan sa Bitcoin at paano ko nag-umpisa sa aking biyahe sa Bitcoin? Yeah. My personal journey sa Bitcoin. Hindi ko sinasabi na gayahin niyo ako o hindi ko sinasabi na mag-invest kayo sa Bitcoin. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking pananaw at bakit. Yeah. At ano yung purpose ko, bakit ako tumaya sa Bitcoin. Yun. At bakit ako hanggang ngayon tumataya sa Bitcoin. Sa age kong yan, mag-i-invest ka pa, FJC? Eh, siyempre, nag-i-invest pa rin ako dahil meron naman din target na yung mga apo ko, di ba? Yan ang kagandahan sa Bitcoin. Nasasabihin ko ngayon, share ko sa inyo. Okay, ito, kailangan ko sabihin ito, ha? That this is not an investment advisory. Baka mamaya dyan, sabihin nyo, nag-advise ako mag-invest sa inyo. This is an educational discussion. Ah, ulitin ko sabihin, ito talakayan ito, hindi ito yung sinasabi sa inyo, oy, mag-invest kayo dito. Hindi yan, ha? Talakayan ito. Pero, from the very beginning, umpisaan ko ulit, reminder lang, yung ating hexagon solution sa feasibilities, bago tayo mag-umpisa in anything we do, tandaan lang natin, ito kumbaga na yung 6 commandments, hindi 10, 6 lang. Una-una, obligasyon natin yung umaman.
Huwag na tayong mag-debate doon dahil meron tayong mga kamag-anak na gusto nating pagbigyan at tulungan. Kung wala tayong naipon, wala tayong pamimigay. Pangalawa, yung kapital, hindi lang pera. Ang unang-unang kapital natin, sarili natin. Ha? Yun ang the final rule natin. Pero yung kapital, sag-uumpisa lang yan, kung kumikita ka, nagsisave ka, at bawas ang iyong gastusin. At kung ano yung matira, ini-invest mo. Pangatlo, yung pangungutang, hindi masama. Ang utang, kapital din yan. Nga lang, pag umutang ka, obligasyon mong ibayaran para rin gumanda yung tinatawag na credit worthiness mo. Credit standing mo. Pangapat, madami sa atin pumibisita dyan, di ba, Arman? Yes. Anong gagawin ko? Wala akong pera. Eh, hindi naman yun ang pera, hindi naman yun ang gasolina eh. Meron kang umpisahan. Ang gasolina ng umpisahan, yung idea o purpose na gusto mong gawin. Walang ganun. Sobrang daming opportunity. Ang problema lang sa atin, iba, nakatingin, eh, wala akong pera, hindi na ako mag-iisip. Samantalang sa kapaligiran natin, katakot-takot ang mga oportunidad. So there is no lack of opportunities. Ang importante, walang purpose. Kadalasan. Number 5, huwag tayong matakot mabigo. Walang nagtatagumpay na hindi nabigo. Tandaan niyo yan. Yung ating champion ngayon, gold medal, nabigo rin siya so many times. Yung una-una sumubok niya sa tryout ng Olympics dito lang sa Pilipinas, hindi na siya umubre. Pero, perseverance. Do not be afraid to fail. Dahil ang failure will give you lesson. Yung pang-anim, yung sinabi ko, ang kapital mo, sarili mo. Walang iba. Bakit ako pumasok sa Bitcoin? Yes, bakit nga? Bakit? Early 1900s, kung makikita nyo sa screen, yung tatlong technologies na yan, the invention of the engine, internal combustion engine, the invention of electricity, and the invention of the automobile. Yan tatlong yan, more or less, na-develop yan sa, in the same decade, early 1900s. Kaya yan ang nag-give rise to global economic growth. Grabe ang naging epekto nito, more than the Industrial Revolution, di ba? Yan ang tatlong technology. Ngayon, what is happening today? Fast forward tayo ngayon. Ano ang nangyayari today? Today is the software revolution. Merong 5 technologies, sabay-sabay, hindi lang 3, sabay-sabay, 5 technologies happening today na are all expected na babaguhin ang mundo, magbabago ang behavior ng tao, magbabago ang delivery of services, magbabago lahat. Everything is now software-driven. Software is taking over the world. Kung hindi kayo maniwala dyan, tignan nyo na lang yung Apple, Amazon, Facebook, Twitter, at Google. Yung Apple, wala na. Nilibing na niya yung industriya ng photography at industriya ng mga records. Kasi in one cellphone, nandyan lahat ang records natin. Yung Amazon, nilibing niya yung industriya ng retailing at saka books. Yung Facebook, nako. Pinagsama-sama na lahat. Video, print, communication, voice, sama-sama na. At saka hindi lang between one another, it's between one and all the others. Twitter, the same thing. Ang Google, nilibing na niya industriya ng mga libraries. And anything you want to search for, nandiyan na sa Google. So bakit itong 5 kumpanyang ito, napaka laki ng halaga.
They're the trillion-dollar companies. Yan, ang value niyan, nanggagaling sa tinatawag na sa dami ng gumagamit sa kanila. Hindi yung kumakano yung kumpanya nilang tinayo at kundi yung sa dami ng taong gumagamit sa kanila at sa dami ng taong nakukuhang benepisyo sa paggamit sa kanila. Ang tawagin yan, in technical terms, the network effect. Okay. So ano itong mga five technologies na nangyayari ngayon, software-driven? Unang-una, artificial intelligence. Alam na natin yan. Kahit sa mga appliances natin ngayon, pipindot ka na yun, saan naman bahala. Artificial intelligence yun. Naka-burn, yung software naka-burn sa hardware ng ano natin. Nandun na yun sa hardware ng appliances. Robotics. Alam din natin ang robotics. Why is Tesla number one car company? Kung maglabas siya ng kotse, eh, dati kumbaga 300 a day lang ang kotse, eh, siya 1,000. In the tens of thousands. Kaya in one year, nakaproduce siya ng almost 2 million cars. All because of robotics and in artificial intelligence. Pangatlo, yung tinatawag na genome sequence. Yan, 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 yan. Medyo matindi yan. Hindi ko masyado naiintindihan. But this is the science that has to do with pinag-aaralan kung paano ang construction ng mga living cells inside our body. Kasi yan daw mga cells natin sa ating katawan, nagko-communicate sila. Kaya itong pandemya ngayon, itong COVID, ayan, pinag-aaralan nila yan to the science called genome sequencing. Ang laki-laki ng potential niyan dahil pag nabubuo nila, they're discovering more scientific findings about our cells. In-anticipate nila yung Alzheimer, cancer, diabetes, yung pinapanganak na bulag, yung pinapanganak na disfigured na mga bata, mawawala na lahat. Parang mapoprogram na nila yung quality ng bata pagpanganak. So the medical industry, umaasa dyan sa technology na yan. Pang-apat na technology, yung energy storage. Ayaw na ng tao gumagamit ng mga fuel na petrolyo, yung mga pollution, etc., etc. Ang mundo gumagalaw na reusable energy na, and Tesla has proven, yung battery ngayon, sobrang iba na ang teknolohiya. In fact, Tesla proved that sa Australia, yung kanyang battery energy storage system, they saved the entire one province or one state in Australia sa technology ng energy storage. Energy storage, pati sa ating mga gamit, sa mga bahay, sa sarili nating personal use, nandyan yan. Panglima, nandito na tayo, Bitcoin and the blockchain. Lahat itong limang ito, nagsasama-sama na, nagko-converge na sila. In other words, hindi isa separate. At Tesla, yung coaching Tesla, hindi siya kotse. Tesla is a software car. It's software-driven car na nandun lahat ng iyong information. You don't need a driver, etc., etc. Huwag na tayo pumunta sa detalya. Ang punto ko lang, itong Bitcoin and the blockchain, siya ang nagiging platform for the financial, tawag natin, financial network ng buong mundo. Yan ang aking base kung ba't ako naniwala that we are now in the digital world. The opportunity of a lifetime is here with us. Kaya tayo, all of you now listening, if you are interested and if you are serious about improving your life, better understand what is happening in our digital world. Hindi na ho babalik ang mundo sa analog. Digital na lahat
moving forward. So, ang tanong dyan, eh yung pera, paano yan? What is money? Simple lang. Things are money that we say are money. Ano ibig sabihin doon? Kung ano yung tanggapin natin na pera, pera siya. Dahil nung unang panahon, ayan, yung seashell tinatanggap as pera. Eh. Bato tinatanggap as pera. Nung naging sophisticated ng society, naging gold coins na, naging paper money na. But still, kung hindi tanggapin ng tao yung papel o yung coin as pera, hindi siya magiging pera. Kung natatandaan ninyo, kung nabasa nyo history, there was a time, yung papel na yung Japanese money natin, nung nawala na Japan dito, bulto-bultong Japanese money, walang ibig sabihin, walang saysay. By the way, ang history ng mga pera, yung mga perang ginawa ng mga gobyerno, kung tawagin fiat money, lahat yan, out of 270 currencies, ang natitira na lang yata 40 or 50. Halos lahat, may tanning siya na 50 years. In 50 years, namamatay. Bakit? Kasi ganito yung perang yan. Yung perang yan, gawa lang ng gobyerno. In 1971, yung pera dati, akala natin, may backing siya ng bunto, tinanggal na. Starting 1970, hindi ganong katagal yan. 1971. Since 1970, tandaan nyo, kayo lahat nanonood ng tayo lahat ng sine, di ba, Roman Empire. Siga-siga yan. The Roman dinar. Yan ang pinakahayop na ano, di ba? The UK pound. Dati, one London yung UK pound is equivalent to 1 pound of silver. Ngayon, 1 UK pound is equivalent to 0.26 him. Point ano lang yata, 0.26 ng silver pound. Ibig sabihin, nawalan na ng valor. And since 1971, yung pera, dollars or any currency, hindi mo na pwedeng ipagpalit sa ginto. Nawala na. So ano ang sumasalo o ano yung pundasyon? Bakit tinatanggap natin ang yen, ang pound, ang dollar, ang yuan, kung ano-anong pera dyan, ang peso? Bakit natin tinatanggap? Kasi naniniwala tayo na yung gobyerno nag-issue doon, sasagutin nila. Naniniwala tayo roon. Pag nawala yung tiwala natin doon, walang ibig sabihin lahat ng pera niya. Dahil yung basihan lang niya is trust. Trust, okay? Ngayon, ano ba itsura ng pera ngayon? Iba na. Yung mga bank account natin, digital file lang yan eh. O mag-withdraw tayo ng lahat ng pera natin sa savings account, wala namang ibibigay sa atin ng mga banko. They don't have that much money. Pagsama-sama mo na sila, combine, hindi nila mabibigyan tayo ng pera na nasa sinasabi nila na nasa ating passbook. Bakit? Yung nasa ating passbook na pera, information lang yun. Hindi talagang physical money yun. Kaya tinatawag dyan, alam na natin tayong lahat ay working on digital economy. And all that money that we think we have is not physical money, it's digital. And ang nagbabackup dyan yung central control. Central bank ng mga kumpanya, ng mga bansa, at yung mga bangko nag-ooperate sa bawat bansa. Ngayon, nagbago na. Yun ang tinatawag na nung na-invento na ang Bitcoin. Currency and money, identical sila because pwede silang pagpalit sa mga goods and services. Medium of exchange. Ang currency. Pati pera. Pera, the same thing. Let's talk about the peso. Peso or dollar. Pwede kang bumili using the peso. Medium of exchange.
at naka-unit of account. 1 peso in Manila is the same 1 peso in Mindanao. So isang goods na yon, may measure siya ng 1 peso, isang kalahating, sabihin natin, 100 pesos, 1/3 kilo ng money, alimbawa, yun, yeah. Unit of account. Meron siyang measurement. Portable. Yeah. Pwede mo ibulsa. Pwede mo ilagay sa wallet mo. Yung pero physically, kung hawak mo yan, kung meron ka ng 100 milyon, mahirap na buhatin yan. Pero, technically, portable siya. Pwede mo sandalin. Currency and money. Durable. Tumatagal yan. Hindi naman pininit ngayon. Bukas, wala na eh. Kaya tanda natin, every 5 years yata, nililikom ng central bank yung mga lumang papel. Correct. O yan. And durable siya. And so, isa, the other properties, kung tawagin nilang fungible, interchangeable siya. It's the same amount of money, the same amount, in whether you are in Batangas or in Mindanao, pareho siyang 1 peso, at that same 1 peso can buy anything worth 1 peso. Fungible siya. Itong huli, ito wala ang currency. Dati, yung dollar, kung Pilipino ka, nag-iipong ka ng dollar dahil tingin mo tataas ang value. Diba? Yes. Ngayon, parang hindi na yata. Hmm. Wala ng currency ngayon na ganang kahit na anong bansa na pwede mong itago at aasahan mong magkaya niyang labanan yung pagtaas ng presyo. Kaya mong itago siya para tumaas man ang presyo, kaya mo siyang bilhin. Wala nang ganun. Yun ang tinatawag na store of value. Ang meron yan is ginto. Okay. Gold. Gold. Pero ang ginto, pwede bang currency yan? Wala naman yata. Hindi na, meron ba? Mabibili ka ng kape, babayad mo ang ginto. Siyempre hindi. O bibili ka ng cellphone. Ha? Babayad mo ilang, ewan ko kung ilang grams ng ginto. Gagawin mo ba yun? Unang-una, ang ginto, meron pang third party yan na magsasabi na ginto nga yan. Siyempre, oh, baka peke. Ina-assay nila yan, di ba? Nangyari sa China, eh. Pinakita ang ginto nila nung lumabas eh, sa central bank nila. Eh. Alam niya, tanso pala. Gold plate lang, nando sa bangko ng China. Nabisto. So, yan pa isang problema sa gold. So, bakit ko sinasabi yan? Because Bitcoin solves all these problems. Solves all these problems. Ang nangyari kasi sa Bitcoin, di ba sabi natin software ang Bitcoin? Uh-huh. Ang Bitcoin software yan eh. Yes. It's money created. You like a gem, software din yan. Yes. Diba? Yes. Nakaiba lang, when Bitcoin was created in 2008, na-invento siya panlaban dun sa nangyari ng global financial crisis in 2008. Nawalan lahat ng value ang pera dahil yung mga investment securities na nilabas sa Amerika, eh, well, ampaw naman pala. Walang laman. So, nag-crash lahat ang mga investment all over the world. Kaya yung mga computer experts, sabi na hindi na pwede to. Hindi pwede paglaruan ng pera, na print ka lang ng print, o bubulahin ka pa, na ito pala, yung pinaghirapan mo all your life, zero. So, that's why Bitcoin was created. I'll not go into the technology, basta sinabihin na, tanggapin na lang muna natin for now that Bitcoin with the blockchain is borderless. Pwede kang makipag-transact with anyone all over the world. At nagawa ko na yan. Hindi ko kilala. Namili ko. Pinambayad ko Bitcoin. Nag-import ako ng mga kasangkapan. Accurate because ang Bitcoin walang third party. Yung blockchain, nire-record niya yung transaction from the very beginning. At pag na-record ang transaction mo dyan,
wala nang pwedeng pumalit. Hindi ka pwedeng issue ng bouncing check, ika nga, imposible. Very secure for 12 years, wala pang nakakahack ng blockchain. Unhackable. Kaya ang tawag sa kanya ngayon, Bitcoin is digital gold. It's better than gold.